Amen. Amen. Hallelujah. Great morning po sa bawat isa. Ayan, wala tayong energy. Ayan, isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Amen. And to all our brethren na nanonood po via live stream on Facebook, great day po sa inyong lahat. Amen. And tunay nga po na nakaka-excite na ang mensahe ng Diyos sa atin. Amen. At patuloy tayong namamangha. Hallelujah. So, kapahayagan sa atin ng banal na Espiritu. Amen. Whenever we study the Word of God. Amen. Talagang namamangha po tayo, na-amaze tayo. Amen. And when we listen to the message of the Lord, talagang minsan po yata na makakurap. Kasi talagang ma-excite tamo po. Amen. And we cannot contain. Amen. But to praise God, we cannot help but to praise Him. Amen. At tunay nga po na in the Spirit, we have everything. Amen. Because we have Jesus in our lives. Hallelujah. Tunay nga po na as we continue, amen, studying His words, amen, with all of our hearts, iba na po yung meditation natin ngayon. Ne? Hindi na yung kahirapan, ne? Hindi na yung kung ano yung sinasabi ng mga tao sa atin, ne? Hindi na yung nakikita natin sa mundo. Amen. I believe po yung meditation natin ngayon is kung ano na yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Amen. Who we are in Christ. Hallelujah. Because in the Spirit, yun nga po na, we have everything. And in this world, amen, everything is temporary. Temporary happiness, temporary success, ne? The world itself is temporary. Hallelujah. And tunay nga po, the Lord reminds us in 2 Corinthians 4 verse 18. Ne, sabi niya po doon, keep your eyes on the things that are not seen. For the things are seen are temporary, and the things that are not seen are eternal. And that is Jesus. Amen. He is forever. Hallelujah. Our eternal life is already secured because of Jesus. Amen. And all because of Jesus, we are alive. Now we have been set free. Hallelujah. It's all because of Jesus. Amen. That's why we are here. Amen. Celebrating His love, His goodness. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay po natin pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Woo! Oh, the King of Kings. I am devoted.
think of you, Lord God. Ang puso po namin ay punong-puno ng pasasalamat at papuri sa inyo, Lord God, for all the things that you have done, Lord God, for giving yourself away for us, Panginoon. Thank you, Jesus, for your life, Lord God. Our eternal life is secured because of you, and we receive that life, O God. Thank you, Jesus. In Romans 6:23, it says, "For the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life through Son Jesus." Thank you, Jesus, for that life, Lord God. Thank you, Jesus, that you are alive in us, Panginoon, and that we have been set free. And it's all because of you, O God. It's all because of you, Jesus. Not about us, Panginoon, but it's about you. Glorified, O God. You're forever glorified. And forever we will sing hallelujah. Thank you.
Dahil nakita po namin, Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng buhay.
Salamat po, Panginoon. Kaya patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin pasasalamatan sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Alleluia, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po'y manalangin sa ating pagbibigay. Aming Diyos, maraming salamat po sa kalakasan na aming nararanasan sa bawat araw-araw dahil sa iyong biyaya at habag sa aming buhay. Salamat po sa mga pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin sa bawat araw-araw. Purihin ka at sambahin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We are in heaven. Amen. Nakita namin kayo. Praise God. Talagang meron po tayong social distancing. Bakante yung banda dito. Alright? So, pwede naman tayong mag-move kung gusto po natin. Pero kung ayaw nyo, sige, wag na. Praise God. So, good morning. At purihin ang Panginoon na tayo po ay patuloy na nag-grow, no, sa pangunawa natin sa ating Panginoon. So dito po natin nakikita hindi kung ano ang paniniwalaan natin, kundi sino ang pinaniniwalaan natin. No? So it's not what we believe, but whom we believe. No? So yun po yung ngayon na mahalaga na kung saan ang ating pagiging Kristiyano sa ating kaligtasan, it is not something, no? Hindi po bagay, kundi it is a person. Persona po ang ating tinanggap. Hindi po bagay ang ating tinanggap. Amen. Kundi isa po siyang persona, and that is our Lord Jesus Christ. Okay? Amen? So, okay, so ang ating pong topic sa umagang ito, life after death, the spiritual world, the reality of spiritual realm. Okay? So, balikan po natin mamaya yung ating title. Alright. Tama ba yun? Okay. Alright. So, in Luke chapter 16, no, kita po natin verse 19 hanggang verse 31, at karamihan sa atin ay alam po na nila, alam natin ang kwentong ito. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit
Okay. Praise God. At kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. Di ko alam kung ang damit nito yung sa mind. O ito namang masasarap na pagkain, hindi ko po alam kung ito yung meet and greet. Alright. Dapat may libre ako niyan. Meat and grill. Alright. So, yan, masasarap na pagkain yan. At saka yung mamahaling damit. Alright. May isang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit na mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilapitan siya roon ng mga aso at dinadalhan o dinidilaan ang mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na nakasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan ninyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang naghihirap. Isa pa, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito." Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito na nagpapahirap nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moses at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga yun." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga yun." Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabubuhay at mangangaral sa kanila. Okay. So dito po sa kwentong ito, sa isang talinhaga na binigay ng ating Panginoon, ay tunay nga pong there is life after death. So there is a spiritual realm. Merong spiritual na mundo. Na pagkatapos natin po dito sa mundong ito, ay meron pong real life. Yon ang totoong buhay. Ang mundo, it's only a transient. Ito'y pasamantala lang. At ang ating destiny is in the real or is in the spiritual realm. At ang spiritual realm na ito ay hindi po ito abstract. Hindi po ito malabo, no? Hindi po ito ma-figure out o ma-describe ng isang tao. Ito ay totoo at ito ay substance. Alright? Kanya lang hindi kayang i-describe ng tao dahil
wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na spiritual, which is the Word of God. Okay? So this spiritual realm is a substance. Ito po'y totoo, ito po'y malinaw, ito po'y realidad. Kung paano ang natural world, ang physical world is true and substance, and we see it, nakikita natin, nadidescribe natin, ganun din ang spiritual na mundo. Kung paano ang physical na mundo ay ganun, na atin pong nakikita, nadidescribe, nararanasan, ay ganun din po ang spiritual na mundo. Okay? So, ang physical na bagay, ay ang pinanggalingan ay ang mga bagay na spiritual. Kaya nga po, ang mga bagay na spiritual, yan ang higit na totoo. Dahil ang mga physical na bagay na nandito sa mundo ay ang pinanggalingan, ang origin nito, ang ugat nito, ay ang spiritual. Ganon din ang tao. Ang ating ugat, ang ating pinanggalingan ay spiritual. Kaya ang tao ay may buhay. Without the spirit, ang tao ay may spirito, kaluluwa at ang katawan. At katawan. So kung walang spirito, walang buhay ang kaluluwa. Walang buhay din ang katawan. Dahil ang katawan, ang pinanggagalingan ng kanyang buhay ay ang kaluluwa. At ang buhay ng kaluluwa ay nasa espiritu. So our origin, our root, why we are living in this world is spiritual. Amen po ba? Kanya po, there is life after death. So may buhay, and that is the real life. Yun ang totoong buhay ng tao. Hindi po ang kanyang physical na kalagayan ang buhay ng tao. So nakita po natin na dalawang tauhan kung saan sila napunta. So in the spiritual world, there is a spiritual darkness and there is a spiritual light. So there is a kingdom of darkness and the kingdom of light. So sa tauhan ito, sa dalawang tauhan na ito, dalawa ang kanilang napuntahan. At hindi pareho ang kanilang napuntahan. So yung pong nakadamit na mamahalin na kung saan ay mine, sabi niya. Hindi pala dapat bumili ng mine dahil pupunta ka ng at kumakain ng masasarap na isaw. Ito po yung taong napunta doon sa kaharian ng kadiliman. Alright? At yung isa naman, na wala siyang mamahaling damit, no? Hindi siya nakakabili, no? Hindi siya nakaka-mine. Pero po, napunta siya doon sa isang lugar na kung saan ay siya ngayon, ang sabi nga ni Abraham, ay siya ay inaaliw. So kung titignan po natin, ang status ng taong napunta sa kadiliman, doon sa kahirapan, na dati na siya ay masaya ang kanyang posisyon, masaya ang kanyang kalalagyan, pero ang kanyang napuntahan ng lugar ay ito ay lugar na puno ng kahirapan. Because the real life is in the spirit. It is not in the physical. Hindi ko anong status niya doon, dito sa mundo, kung anong status niya sa physical, ay yun din ang naging status niya kung saang lugar siya napunta. That's why what we are in this world today, it is not our real life. Our real life is who we are in the spirit. Yun ang ating tunay na buhay. Mga kapatid, kaya po, ang taong mayaman na ito ay hindi niya nagamit ang kanyang status, ang kanyang posisyon, ang kanyang karangyaan sa buhay sa mundong ito. Dahil isa lamang ang katanggap-tanggap doon sa spiritual realm in the kingdom of light, and that is our Lord Jesus Christ.
our status as a son of God, like this man, Lazarus, named Lazarus. Kung titignan natin, he is an outsider, it is an outcast. Siya po'y namamalimus lamang. Pero ang tunay na buhay niya, siya ay mayaman. That is his real life. Kaya siya'y napunta o siya'y nandoon sa kalagayang kapiling niya, si Abraham. Na si Lazarus ay, nung siya'y namatay, siya'y ginabayan ng mga anghel na naglilinaw na siya ay matuwid sa harapan ng Diyos dahil kinilala niya si Kristo sa kanyang buhay. Na kung saan si Luke, ang kanyang presentation, kung sino si Kristo. Si Luke, na siyang isa siyang tao na kung saan is a son of man, at inilapit niya ang kaharian ng Diyos sa mga taong naapi, sa mga taong may karamdaman, sa mga taong naghihirap. Kaya kung titignan po natin, ang talinhagang ito ay wala sa ibang gospel. Sa Luke lamang, ang gospel, ang talinhagang ito patungkol kay Lazarus at kay rich man, dahil pinoportray ni Luke si Jesus na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa mga taong may pera, hindi lang sa mga taong may karangyahan, kundi ang kaharian ng Diyos ay sa lahat ng tao, especially those people who are outsider in the nation of Israel. Kaya sa Luke ay makita natin na maraming pinagaling ang Diyos. At isang na po rito na pinagaling niya ay isang Samaritano na sampo ng mga ketongin at isa lang ang lumapit muli sa Panginoon na nagpuri, nagpasalamat at isa siyang Samaritano. Samantalang sabi ng Panginoon, nasaan ang iba mong kasama ng mga Hudyo na pinagaling ko? At ikaw lang ang nagbalik. So ipinapakita ni Luke na ang kaharian ng Diyos ay hindi lang sa mga taong may posisyon, merong nagawa sa mundong ito. Mga taong pinupuri, mga taong pinaparangalan, kundi ang kaharian ng Diyos ay sa mga tao ring hindi kilala sa mundong ito. Na wala silang karangyaan, wala silang posisyon, hindi sila ina-admire, hindi sila iniidolo ng mga tao sa mundong ito. Ang kaharian ng Diyos ay sa kanila rin. Dahil sa kultura po ng mga Hudyo noon, ang mga may pera, ang mga may kapangyarihan, yon ang tunay na pinagpapala ng Diyos. At ang mga taong mahirap, mga outcast, sa katulad ng mga Samaritano, ay hindi sila tinatanggap ng Diyos. At yon ay maling konsepto. Dahil ang tunay na buhay ay kung ano ang kanyang kalagayan sa spiritual. Amen po ba? Kanya po, hindi ibig sabihin na ang pagiging mahirap ay yon ang susi para tayo po ay pumunta ng langit. Na kung saan ay walang-wala tayo, wala tayong kapangyari, wala tayong pinagmamalaki sa mundo, yon ang daan kung paano si Lazarus ay siya po ay mahirap sa mundong ito pero siya ay nakarating sa kaharian ng Diyos. Hindi po ang kahirapan. Hindi na kapag ikaw ay naghihirap, mas mahal ka ng Diyos. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Amen po ba? Hindi kalooban ng Diyos ng tao ay mamalimos katulad po ni Lazarus. Hindi ibig sabihin na hindi na i-apply ni Lazarus, baka sakali po dahil yun ang naging kultura nila. Yun ang kaisipan nila. Kapag ikaw ay outcast, kapag ang lahi mo ay walang karangalan, mga pamilya mo walang karangalan, eh ganun ka na rin habang buhay. Baka yun ang maling konsepto ni Lazarus kung bakit ganito ang kanyang kalagayan. Pero hindi ibig sabihin na dahil ganito ang kanyang kalagayan ay ganun ang naging kalagayan niya sa buhay na pagkatapos ng kamatayan ay hindi po. Hindi lang niya lubos na unawaan o kaya baka sakali po na bago pa lang niya nakilala ang Panginoon dahil maraming panahon, matagal na panahon nung wala pa ang Panginoon sa mundong ito, ang tao na hindi Hudyo, ang taong walang pinag
mamalaki sa mundong ito, isang lahi katulad ni Gideon, ang lahi namin ay ganito lang mahihina, na kung saan ay wala pang magandang balita na narinig si Lazarus, kaya ganun na lamang po ang kanyang kaisipan. Pero mga kapatid, now, generation and generation pass, mga kapatid, ang ating pong ngayong unuan ay kung sino tayo in the Spirit, na pwede nating maranasan kung paano, kung ano ang naranasan ni Lazarus doon sa langit, ay pwede na rin nating maranasan sa mundong ito. Nung siya po ay nasa kaharian ng Diyos na si Lazarus, wala na siyang galis. Siya'y malinis. Amen? Wala na siyang karamdaman. At hindi na siya naghihirap. Yon ang buhay ni Lazarus. Nung siya po ay namatay, at hindi ibig sabihin, nung siya ay nabubuhay dito sa mundo, ay hindi niya pwedeng maranasan yon, because he has the Spirit of God. Nandoon ang Spirito ng Diyos sa kanyang buhay. At tayo rin, anuman ang ating kalagayan, the kingdom of God, sabi rin ng Luke chapter 17, the kingdom of God is already within you. Kaya tanong ng mga Pariseos, nasaan ang kaharian ng Diyos? Kailan darating ang kaharian ng Diyos? Ay nasa puso ng iilan sa inyo na siyang sumampalataya. Kung kayo ay sumampalataya, kung tinanggap niyo ang Panginoong Jesus, siya ngayon ay nananahan sa ating mga buhay. Sa ating mga puso, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang kayamanan ng langit ay nasa atin. Kaya kung pupunta ka ng langit ngayon, ay bankrupt ang langit, because the King of Kings came in this world. Inabot niya tayo, hindi niya tayo pinabayaan. Kaya po, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen po ba? Amen. So, ang kaharian ng Diyos ay pumunta sa atin, nasa atin ang lahat kay Kristo. Amen? Alright. So, palapang natin ang Panginoon. Hallelujah. So, the kingdom of God is within us. So, hindi ibig sabihin na may karamdaman ka, yun na yun ang buhay mo. Hindi ibig sabihin na ikaw ay naghihirap. Hindi ibig sabihin na ikaw ay pinanganak sa isang lugar na walang karangyaan. Hindi ibig sabihin na yun ang buhay mo. Your life today is in Christ. Your life today, amen, ay yung kung sino ka in heaven, kung sino ka sa darating na panahon, life after death. That's you. That is the real life. Kaya kapag ang isang tao namatay, na Kristiyano, doon nagpapasimula ang tunay na buhay niya. Amen. Kaya po, ngayon pa lamang, ay pwede na nating maranasan by renewing our mind, by acknowledging who we are in the Spirit through the Word of God, sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa buhay natin. Amen. Kaya kung sino siya noon, oh yes, ay hindi ibig sabihin na si Lazarus ay siya noon na siya'y namatay, nung siya'y namatay, kundi nasa isa siyang lugar na siya ngayon ay inaaliw. Amen? Alright? So there is life after death. Kaya po, kung titingnan natin in Revelation chapter 3 verse 5, ang sabi niya, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking ama at sa kanyang mga anghel, at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. So yun po mga kapatid, ang mga taong magtatagumpay. Sino po yung mga taong magtatagumpay? Ay yung pong tumanggap kay Kristo. Because you cannot overcome this world. Sabi nga ng ating awit kanina, I am alive because the Lamb of God has overcome. Jesus Christ overcome the world. That's why if you are born of God, kapag ikaw ay nabuhay na muli kay Kristo, na born again ka, dahil sa pagkilala mo kay Kristo, then you are an overcomer. Sabi po ng 1 John chapter 5, verse 4. Amen. Those who are born of God overcomes the world.
Kaya ang sino mang nagtagumpay o magtatagumpay ay bibihisan ng puti. And that is the righteousness, the holiness of God. At hindi niya buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ano pong ibig sabihin na hindi niya buburahin? Hindi niya buburahin ang taong kumilala sa Panginoon. Pero yung mga taong hindi kumilala sa Panginoon na dating nakasulat ay buburahin. Kaya dahil kay Kristo, lahat ng tao ay binayaran ang kanilang kasalanan. Hindi lang ang kasalanan ko, sabi ng 1 John chapter 2 verse 2, kundi ang kasalanan ng lahat ng buong sangkatauhan. Kaya lahat ng kasalanan ng buong katauhan ay ito ay nabayaran na. Pinatawad na ng Diyos dahil kay Kristo. Hello? So, ibig sabihin, baligtas ang lahat? Hindi po. Yun lamang kumilala sa ginawa ni Jesus. Kaya ang pananampalataya ay hindi kikilala para gagawa ang Diyos. Kundi ang pananampalataya ay pinananampalatayan mo yung ginawa ni Jesus. Kaya yung mga taong hindi sumampalataya sa ginawa ni Jesus sa kanyang buhay, sila ang buburahin. Kaya yung mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay, yun ang mga binura. So ibig sabihin, lahat ng tao ay nakalista ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dahil kay Kristo na siyang namatay para sa lahat. Naunawaan po natin. That is the gospel. That is the good news. Hindi ikaw lang ang nakasulat sa aklat ng aklat ng buhay, kundi lahat ng tao dahil si Kristo ay namatay para sa lahat. Kaya lamang hindi nakasulat, hindi ibig sabihin hindi sinulat, walang sinasabi ang Bible na isusulat ang pangalan mo dahil tinanggap mo si Kristo. No, nakasulat na. Hindi ka pananampalataya, isinulat na dahil kay Kristo. Nakasulat na. Andiyan po tayo. Amen. Namatay na, hindi ka pa sumasampalataya, hindi ka pa kumikilala. Wala kang iniisip na mabuti, mas puro masama, puro pag-rebelde sa Diyos, laban sa Diyos ang lahat ng iyong ginagawa. Pero si Kristo ay namatay na para sa iyo at para sa akin. Kaya po nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, hindi nabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen po ba? Kaya my dear brothers and sisters, God gave us already the answer, whatever your needs is. Ano man ang ating pangangailangan sa buhay ay binigay na ng Diyos. Paano niya ibinigay? Kay Kristo. Hindi po yung Kristo plus pera, Kristo plus kagalingan, no. Si Kristo ay sapat na. Wala ka ng kailangan. Sa pamamagitan ni Kristo ay may kagalingan ka. Sa pamamagitan ni Kristo, ang pagpapala mo ay darating dahil siya ang iyong blessing sa buhay mo. Kaya po hindi tayo napopokus kay Kristo dahil ang akala natin ay savior lang sa impyerno. Hindi na ako pumunta sa impyerno. Thank you, Lord! Kailangan ko ng pera, Lord. Kailangan ko ng posisyon. Kailangan ko nito, Lord. No, Jesus Christ is the answer. Through Jesus Christ, I am strong. Through Jesus Christ, I am rich. And my God shall supply all my needs. Through Jesus Christ, not through your effort. Kaya po yung mayaman, siya po ay may karangyaan, may posisyon, may kapangyarihan. Lahat na pwede nating masabi ay nasa kanya. Na kung saan ay ito ay binigay ng mundo. Pero anumang galing sa Diyos, hindi po ito pinagpapaguran, kundi itong lahat ay libre dahil pinagpaguran ng ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Bakit po marangya ang buhay ngayon ni Lazarus nung siya po ay namatay? Dahil kay Kristo, hindi dahil sa kanyang mabuting gawa, hindi dahil sa kanyang kahirapan na siya'y nagsakripisyo para sa Diyos. No, it is Christ! Kung bakit
Si Lazarus ay nandoon sa lugar na yon. Dahil kinilala niya ang Savior na darating at dumating sa kanilang panahon at yan ang ating Panginoong Jesus sa buhay nila. Everything in this world you need to earn. Kaya po, unbeliever, believer, pareho kanilang tinatanggap kung sila man po ay nag-e-effort sa mundong ito. Kapag ang believer ay naging tamad, pero ang unbeliever ay masipag, hindi tatanggap ang unbeliever kasi kailangan ng effort sa mundong ito. Kaya kung nag-effort ang believer at nag-effort din ang unbeliever, pareho ang kanilang matatanggap. Tama po ba yan? Because this is the world. Amen? Intindihan mo natin? But in our relationship with God, it is grace. Kaya naparito ang Panginoong Jesus, John chapter 1, verse 16 or verse 17. Ano mo sinasabi doon? The full, we have received the fullness of God through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo ay tinanggap natin ang kaganapan ng Diyos sa buhay natin. Hello? Kaya yun ang satisfaction natin dahil ang ugat natin ay spiritual at kapag tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, nandoon na tayo sa eternity na kung saan doon tayo nang galing in the spiritual realm. At ang sabi po ng verse na yon, grace for grace. Ang dealing ng Diyos sa atin, sa tao, ay biyaya. Hindi pinagpapaguran ang biyaya kapag ang biyaya ay pinagpaguran mo. Hindi na ito biyaya. Hindi na ito free. Ang free ay libre. Tama mo yan? Oh, tama. Tama ang aking meaning, no? Ang free ay libre. Ang libre ay free. Amen. Magmamalaki si Abraham, magmamalaki si Pablo. Amen. Kaya ang isang taong kumikilala kay Kristo, lahat ng anumang bagay na galing sa Diyos, it is all free. Ba, kailangan ng effort, kailangan, yes. And that is our Lord Jesus Christ. Si Kristo na ang nagsakripisyo, si Kristo na ang nagpagod, si Kristo na naghirap para sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya po, si Lazarus, kung sino siya, ay dahil kay Kristo. Kaya ganun din po tayo. Tayo po ay nagtatagumpay o magtatagumpay o nagtagumpay sa mundong ito. At sa darating pang panahon, at sa darating na buhay, na realidad ng buhay natin, ay si Kristo ang dahilan. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang, ay atin na pong kilalanin kung sino tayo kay Kristo sa buhay po natin. Amen po ba? And Christ is the answer. The only answer. Amen? Yes, thank you Lord. No? Hindi yung thank you Lord, tinanggap ko na si Jesus, ligtas ako. Pero Lord, meron pa akong kailangan Lord. No, sapat si Jesus sa buhay natin. Hindi po yung, kasi Lord, nag-ministry ako. Ginagawa ko ito, tumutulong ako. Lord, alam ko, ibibless mo ako. Kasi nag-aten ako, nagbibigay ako, naglilingkod ako sa inyo. At itong binili kong sasakyan na ito ay para sa iyo ito. Kaya alam ko, iingatan mo. Hindi po sa gawa mo, hindi sa mabuti mong gawa, kung bakit ka pagpapalain. Pagpapalain ka dahil sa pagkilala mo kay Kristo. Because there is only one way to God, and that is Jesus Christ. Hello? Kaya look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. We have confidence sometimes, and many times, our confidence comes from our good deeds, of our good plans. No. Wala doon. The real life is Christ. The real blessing is Christ. Hello? Amen. Oh. And that life that is in you, that it will empower you
to do what is right and what is righteous. Amen. Yun ang magpapa-empower sa atin. Kaya po, si yung rich man, may buhay siya. At ang buhay niya ay galing sa Espiritu. Pero ang kanyang Espiritu na buhay ay wala ang buhay ng Diyos. Dahil siya ay separated. Adyan po tayo. Dahil siya ay separated. Because without the Spirit, soul and body has no life. Walang buhay yon. Kaya ang tunay na buhay ng mayaman, hindi yung karangyaan niya. Ang tunay na buhay niya ay kung ano siya sa Espiritu, sabi ng Bible, sa mata ng tao siya ay marangya. Sa mata ng tao siya ay mayaman. Revelation, sinasabi rin to, na kung saan ang totoo, siya ay mahirap. Totoo nga, dahil napunta siya doon sa lugar na walang kaugnayan sa Diyos, kaya siya ay naghihirap. Hello? Nandyan ba tayo? Amen? Kaya po, life that comes to physical, hindi po to yun ang buhay. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, huwag mo nga yan na mabuhay ka, na wala ang iyong kaugnayan sa Diyos. Pero ang totoo, nandyan ang Diyos sa puso mo dahil tinanggap mo siya. Tinanggap niyo ba ang Panginoon? So kung tinanggap natin ang Panginoon, huwag na natin ngayon na tayo'y maging alipin kung sino tayo dati. You are now a new creation. You are now a child of God, no longer under the kingdom of darkness. Amen. Kaya ang isang taong wala sa Panginoon, katulad ng rich man na ito, sa kanyang buhay, no? Meron nga siyang spirito na galing sa Diyos, pero siya'y nahiwalay, na-lost siya, nawala siya, for all have sinned, dahil hindi niya tinanggap. Si Kristo, mas tinatanggap niya, dinu-Diyos niya yung pera niya, yung posisyon niya, sa kanyang buhay. So ano pong nangyari? Sa kanyang bamumuhay, nandoon po yung impluensya ng Diablo sa kanya. Yan po sinasabi ng Ephesians chapter 2, that we are under wrath. Ang isang taong wala kay Kristo, siya po ay nasa ilalim ng anak ng kapamakan. Kaya kung ano ang gusto ng amang noon pa man ay sinungaling niya John chapter 8 verse 44. At kung anong gusto niya, yun ang sinasabi ni Solomon na pag-aralan natin. Na kapag ang isang tao na malayo sa Diyos, Christian na walang kaisipan na impormasyon at hindi nagbibigay ng commitment sa Word of God, at ang believer ay halos pareho lang ang buhay nila na kung saan ay rinirendahan na parang hayop, sabi ni Solomon. Kaya kung ano ang nangyayari sa mundo, hindi na nag-iisip ang tao kung anong dapat niyang gawin para kang hayop na nabubuhay sa mundong ito kapag wala kang kaugnayan sa Diyos. Bilang unbeliever o kaya na Kristiyano na kung saan ay hindi nabubuhay sa pananampalataya at sa iyong spiritual na kalagayan bilang anak ng Diyos. Narerendahan tayo na katulad ng kabayo. Siya'y narerendahan, punta ka ng right, ilayin dito, punta ka ng left, at kapag gusto mo isap, di ba? Narerendahan tayo. We are following the pattern of this world. We are like only an animals in this world. Hello? Kaya po, ang tunay na buhay natin ngayon bilang anak ng Diyos ay si Kristo na siyang tinanggap natin. Amen. Kaya, sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 40, ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupadnan niya ang ipinangako niya sa kanila. This is the whole of faith, no?
na kung saan ay si Moses, si Abraham, at dito po sabi niya, ang pangako ng Diyos na sila po ay bibigyan ng bagong puso, bagong espiritu, which is born again experience. Ang mga nasa Old Testament ay wala po silang born again experience. Okay? Diyan po tayo. Dahil wala pang Kristong namatay. Pero sa panahon natin ay may Kristo na namatay, kaya nga tayo meron tayong born again experience. Yung spirito nating patay, ibig sabihin ng patay, walang kaugnayan sa Diyos, ito'y inalis. Binago ng bagong espirito. At yung espirito yon na binago niya ay nandoon ang presensya, ang buhay ni Jesus. Ang sino man nagipag-isa kay Kristo ay iisa sila. At kung sino si Kristo, ay ganun ang iyong spirito at ganun ka. At yon ang buhay mo ngayon bilang anak ng Diyos. Amen. Alright. Pero sabi mo ng Hebrew chapter 11, dahil mga no, Old Testament saints, si Abraham, si Moses, si Joseph, na nasa Hall of Fame, no? Sa chapter 11, alright? Nais, dahil mas mabuti ang plano ng Diyos sa atin at yan tayo sa panahon ni Kristo. Pero gusto niya, nais siyang makasama nila tayo. Gusto ng mga Old Testament na makasama tayo. Na maranasan din nila kasi sabik na sabik sila. Kung ano yung prophecy kay Kristo. Kinanarabikan nila kung ano ngayon ang yung kalagayan bilang Kristiyano na tumanggap kay Kristo. At yun ang nais ng Panginoon at nais ng mga Old Testament na makasama tayo. Alright, kaya po sa panahon yun, nung sa panahon ni Lazarus ay yung rich man, ay nagkakakitaan po sila. Kung titignan natin, amen po ba? Hello? So nakita po ni rich man, si Lazarus. At si Lazarus po ay hindi po siya kumikibo. Kaya ang sino mang nasa kaharian ng Diyos, ay wala ka nang maaalala sa mundong ito dahil kapag naalala mo sa mundong ito, malulungkot ka lang doon sa langit. Di ba? Pero yung mga nasa kaharian ng kadiliman, malulungkot lalo sila dahil katulad po ng rich man na ito, naalala pa niya kung anong pinaggagawa niya na hindi niya kinilala ang Panginoon. Kaya sisingsisi siya, pero hindi na siya pwedeng pumunta doon. Merong gap. Alright? Alright? Amen? So, meron po, nandoon sa isang lugar na yon. Ito yung Hades, yun ang Seoul. Alright? So, yung Hades tsaka yung Seoul ay isa lang yun. No? Yung hell ay isa lang yun na kung saan yung hell ay nasa Seoul. Alright? So, nung sila po'y nagkakakitaan, ang sabi po ni Abraham, meron naman mga ngaral na makinig sila. Kaya po tanging ang salita lamang ng Diyos para ang isang tao ay maborn again. Yun lang ang kailangan. Hindi po milagro. Kaya po si Kristo, hindi po siya nagpakita kay Pilato. Dahil hindi po yun. Ang susi para ang isang tao ay maborn again. Ang tao ay naborn again katulad tayo through the incorruptible seed. Yan ang sinasabi ng 1 Peter chapter 1. Dahil sa binhi na salita ng Panginoon at ito'y walang, hindi nasisira at ang bunga ng seed na ito na hindi nasisira at yan ay si Kristo na siyang tinanggap mo sa buhay. Nagbunga ang bining yan at yan ay si Kristo. Alright? Diyan ba tayo? Amen? So, si Lazarus at yung mga kasama na niya na si Abraham, that is the Old Testament saints. Alright? That is the Old Testament saints. Okay? So, nung sa Ephesians, tignan natin. Wala yata dito, no? Ephesians chapter 4, kung titignan natin, Ephesians chapter 4, na si Kristo ay bumaba. Alright? Bago siya nag-resurrect, bumaba muna siya sa ilalim ng lupa, pinuntahan niya ang mga Old Testament saints. At nangaral siya ng gospel. Yung ipinangaral nyo, yung pinrapasi sa Old Testament sa panahon nyo, harito na ako ngayon. I am now a glorified body. Dahil ang sino mang pupunta ng langit ay hindi pwede yung flesh and blood.
there must be the Spirit. Kaya po yun, yung pong nangyari sa atin ay nangyari na rin sa Old Testament saints. Kita mo natin? Amen? Alright? Hello? So ngayon, yung bihag, that is temporary place eh, yung Seoul eh. Yung temporary place po yun. Okay? So yung pong temporary place na yun, yung pong sinasabi ng Ephesians chapter 4, kung babasahin natin, nung pumanik ang Panginoon mula sa baba, dala-dala niya ang bihag. Sino po yung bihag na yun? Yun po yung Old Testament saints. Okay? Dahil yun ang temporary place nila. Kasama nila yung mga hindi kumilala sa tagapagligtas ng si Jesus. Kaya po, iniakyat sila at dinala doon. At hindi ko po alam kung nasaan yun. But it is in heaven. There is a first heaven, second heaven, and third heaven. Dinala sila ng ating Panginoong Jesus. Kaya lumuwang po ang Seoul. Ha? At ang Seoul ay hindi para sa tao, kundi kay Satanas. Alright? Amen? Okay? Pero dahil sumama ka, o sumama ang isang tao, kaya po siya napunta doon. Pero ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? Lahat ng pangalan ng tao ay nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? So, sabi nga po sa Revelation, nais kong basahin rin, no? Sa Revelation chapter 20, verse 14 and 15, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din ang kamatayan at ang Hades. Alright? Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon din sa lawan ng apoy. Kaya po yung nararanasan po ng mayamang ito, nahirap na hirap niya, ayun po'y katiting pa lang sa darating na pangalawang kamatayan. Ito yung first death na sinasabi ng Bible, yung pong kay Lazarus. And that is before Christ. Before Christ na siya'y namatay, yun ang kalagayan ng mga kumilala sa tagapagligtas at hindi kumilala. Sila ay nagkakakitaan. At yung pong nasa kaharian ng kadiliman ay nakikita nila kung sino yung mga nandoon sa kabila. Pero yung dito, hindi nila kilala ito. Dead ma. Sila'y nag-enjoy sa piling ni Abraham. Yun ang totoo. And that is eternity. What is 90 years old? 90 years old ka na buhay? 100 years old na buhay? Kumpara sa eternity. Ang eternity, ibig sabihin, walang time. Walang time. Walang pinasimulan at walang katapusan. That is the real life. Ah, mga kapatid, kung titignan natin, there is life after death. And that's the real life. Kaya huwag natin ngayon na meron ding mga taong pupunta dito na para kay Satanas. Pero ito, na lugar na ito, ang Hades at ang kamatayan, it is a personified. Kung paanong si rich man ay dinala sa Hades, sabi mo nang ating binasa kanina, kung paanong si Lazarus, ang mga anghel nag-escort sa kanya, at sa rich man naman ay si Hades. They are personified. At si Hades at ang kamatayan ay dinala rin sa Lake of Fire. Iba pa ba yung Hades tsaka sa Lake of Fire? Ha? Tingnan natin, no? Itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos tinapon din ang kamatayan ng Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay o sa aklat ng listahan ng mga taong binuhay na binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din ang kamatayan at ang Hades, ang parusang ito sa lawang apoy ay ikalawang kamatayan. Alright. So, yung si Hades, si Satanas sa kanyang mga kampon ay tinapon sa lawang apoy, which is the second death. No? Kaya wala nang, kapag merong new heaven and new earth, ay wala nang Satanas. Hello? Kaya po hanggang dahil nabubuhay dito ay may Satanas.
And it is not something, it is a person. Satanas is also a person. Hindi yung masamang gawa si Satanas. Hindi ang kapitbahay mo si Satanas. At lalong hindi ang asawa mo si Satanas. Amen. Oh, hindi po siya. Siya po ay si Devil at si Satanas. Hindi nakikita isa isang spirito. And there will be a new heaven and new earth. There is no more Satan in our lives. Amen. Palapangan natin ang Panginoon. So, there is life after death, my dear brothers. Totoo ito. Amen. Hallelujah. So, itinapon. At ang sino po yung itatapon din? Hindi lang si Devil. Yung mga taong wala sa listahan. Bakit sila na wala sa listahan? Dahil binura sila. Hindi ibig sabihin hindi sila liligtas. Hindi ibig sabihin wala ang ginawa ang Panginoon sa kanya. Dahil siya ay makasalanan. Dahil siya ay rebelde. Kaya siya ay napunta sa impyerno. Hindi. Kundi dahil hindi niya tinanggap ang ginawa ni Kristo. Hindi dahil sa kasalanan niya, sa kanyang pagrebelde, dahil sa kanyang kasamaang gawa, ay kung bakit siya napunta ng impyerno. Ang totoo, nakalista ang kanyang pangalan sa listahan ng binigyan ng buhay na walang hanggan. All people are listed. No? Kaya po, walang miss kung may ayuda sa langit, nandiyan ang pangalan mo. Kung may relief sa heaven, nandiyan ang pangalan mo. Pero kaya lamang hindi ka makakatanggap ay dahil hindi mo kinilala. Hindi matotoo yan. Oh. Kaya po, nawala ang listahan. So there is life after death. Amen. And that is the real life. Tandaan natin. That is the real life. This is temporary. This is not eternity. This is temporary. Amen. But the things in the spiritual is cannot be changed. Cannot be undo. Cannot be delete. Hindi natin pwedeng i-delete kahit ng computer. Undo. Ay nagkamali ka. Ay balik ko, no? Wala na. Hindi na pwede. No. Nandun ka na. Doom ka na. Kaya po, mga kapatid, let's be excited. At pupunta ang Panginoong Jesus, second coming, pupunta ang Panginoon para agawin kanya. Para siyang isang magnanakaw, sabi ng Bible, sa kanyang muling pagbalik, para agawin kanya sa mundong ito na puno ng kahirapan. Dadalhin kanya doon sa buhay na walang hanggan, yung pong eternity. Hello? Tingnan natin ngayon sa ating panghuli, basahin po natin in verse 10. Kung titingnan natin sa verse 14 ng Luke chapter 16, ang sabi niya, no, at nagpatuloy si Jesus dun sa talinagang yon, no? Verse 13 ng Luke chapter 16, ano ba yun, 19 ba yun? Alright. Okay, so titingnan natin dun sa talinagang yon, at nagpatuloy si Jesus. So yung pong talinhaga patungkol sa tusong katiwala doon sa law and the kingdom ng mga patalinhaga sa bago itong Lazarus and the rich man, ayon po ay kabit-kabit po yan. At kakambal din o kasama din yung the parable of prodigal son. Alright? So, sa aking pangwakas, ito po, tingnan natin. Ang verse 10, pwede natin basahin tayong lahat? 1, 2, 3. Alright, sa verse 11. Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Alright, we are blessed. Alright, so, ang tusong katiwalang ito ay nag-mismanage siya. Ano? Hindi siya naging mabuting katiwala sa kanyang boss. Alright? So, sabi ng katiwalang ito, dahil sabi ng boss niya, hindi ka naging mabuting katiwala, aalisin na kita sa pagiging manager. Kaya ipagsulit mo lahat ng aking pinagkatiwala sa iyo, sabi po ng talinaga. So, nabigla po si ang katiwalang ito, sabi niya, paano niyan, mawawala na ako ng trabaho. Parang COVID, no?
mawala na ako ng trabaho. Paano niyan? So nag-iusip po siya ng paraan. Ang sabi po ng, sa kanyang sarili, kakausapin ko lahat ng mga taong may utang sa aking employer, sa aking boss. So kinausap niya yung isa, ang sabi niya, magkano bang utang mo? 900. 900 po. Yung isa, 20 po. So sinabi po mga utang niya, okay? Sige, i-discount kita ng 50%. Isulat mo ngayon ng bagong utang mo, less 50%. Yung isa, less 20%. Okay, so masaya po ang mga taong ito. Dahil nabawasan ang utang nila. Okay? So, ang dahilan niya, dahil ang sabi niya, ayaw kong maghirap. Baka kapag nawalan ako ng trabaho, maghihirap ako at hindi na ako pwedeng magtrabaho ng mabibigat. Kaya yun ang kanyang ginawang paraan. Kanyang kinaibigan yung mga taong merong utang sa kanyang employer. Binigyan niya ng discount. Meron siyang kakayahan because siya po ang manager, meron siyang kakayahan na i-discount ang mga utang na ito. Dahil ang totoo, ang mga utang ng mga taong ito sa kanyang boss ay dinagdagan niya. No? Ganun siya katusong katiwala. Wise, sabi nga, wise. Wise siya. So, nung nalaman po ng kanyang boss na ganito ang kanyang ginawa, then, pinuri siya. Verse 8. Luke chapter 16, verse 8, pinuri po siya. So, sabi niya, wise itong aliping kong ito, itong manager kong ito. Nang kusang kapag siya'y nawalan ng trabaho, mayroong mga taong tutulong sa kanya, mayroong mga taong tatanggap sa kanya. Alright? Kaya magaling siya, sabi niya. Wise siya. Smart siya. At verse 9, nag-comment ang Panginoong Jesus sa talinhagang ito. At ang sabi ng Panginoong Jesus, ang mga taong nasa mundong ito, alam nila kung paano nila gamitin ang kanilang pera. Alam nila kung paano gamitin ang unrighteous mammon. Yun ang binanggit ng James, no? King James, unrighteous. Pera ng mundong ito, hindi pera ng langit. Alright? So, kaya, sabi niya, no? Kung ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, the least, paano ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay? Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito na kung saan ang mga nasa mundo alam nilang gamitin, dapat ganun din nating gamitin ang perang ito sa mundong ito. Huwag nating maging Diyos ang pera. Amen. Kundi gamitin natin ang pera para sa karya ng Diyos. Ipangalakal natin, Matthew chapter 25, yung mga talents, 5 talents, 2,000, hindi sasarilinin. Kaya magaling ang tusong ito, bakit? Hindi niya sinarili yung pera, kundi ipinamigay niya. No, hindi niya siningil. Hindi siya nag-hoard ng pera. Kundi siya ay naging mabuting katiwala. Bakit? Sabi ng Panginoon, ha? Sa maling konsepto natin sa talinhagang ito, akala natin yung dapat huwag tayo magastos, kailangan mag-budget tayo, kailangan mag-ipon tayo. No? Tama po yun, pero hindi po yun ang sinasabi ng talinhaga. Ang sinasabi ng talinhaga na ikaw ay mabuting katiwala ay huwag kang maging makasarili sa pera, kundi gamitin mo ang pera para sa karir ng Diyos. Sa pagkikipagkaibigan, gamitin mo ang pera. Upang sa ganun, pagdating ng araw ng kahirapan, kagaya po ng COVID, pagdating ng COVID, second COVID, COVID-20, o meron po tayong inipon sa langit. Lay our treasure in heaven. Di ba? Sabi nga ng verse 10, ng Luke chapter 16, sa verse 10, para pagdating ng araw, ay merong tatanggap sa taong ito kapag nag-fail ang mundo o nag-fail ang kanyang pera. Merong tatanggap sa kanya, ganun din po tayo. Na kung saan ang salita ng Panginoon ang siyang inuuna natin, ang relasyon natin sa Panginoon ang siyang inuuna natin at kumikilala tayo sa kanyang buhay na siyang kung sino tayo.
And that is faith. When we accept Jesus Christ, we are saved. That is faith. Hindi ka papunta ng langit. Saved ka na, sabi mo. Amen? Saved ka na, hindi ka pumunta ng impyerno, pero nandito ka sa mundo. Bakit mo sinasabi na hindi ka pumunta ng impyerno? Namatay ka na ba? Hindi pa. But by faith, yun ang sinasabi ni Solomon, huwag mong ibilang ang wala pa. Di ba? Sabi mo ng verse na binasa natin, huwag mong ibilang, yun ang wala sa Diyos. Yun ang hindi lumalakad sa pananampalataya. Pero yung lumalakad sa pananampalataya, sigurado siya. Ibibilang niya kahit hindi niya nakikita dahil nakikita niya sa kanyang pananampalataya like Gideon. Narinig niya at sinampalatayan niya, hindi pa siya nagtagumpay. Pero sabi ni Gideon sa mga Israel, magtatagumpay tayo, ibinigay na ng Diyos. Hindi pa nga sila nakipaglaban eh. Kaya mga kapatid, you are blessed. You are blessed. That's why you give. At ginagamit mo ang pera hindi para sa sarili mo lamang, kundi para sa expansion. Mga kapatid, there is life after death. Amen. There is life. Marami tayong naglilingkod, marami tayong nangangaral ng salita ng Panginoon. Kung kayo man po, wala kayong panahon na maging leader, mag-leader ka, mag-ministry ka, mag-opening prayer ka. Gamitin mo ang pera mo. At huwag kang mag-hoard. Ang tunay na pagpapala ay galing sa Panginoon sa buhay mo. Hindi katulad po nito, ginamit niya, na alam niya, balang araw. Amen. Hindi po yung kapag naghirap ka na may COVID, doon tayo kumikilala sa Panginoon. Doon mo na lang, hindi po. Seed, it takes time. Relationship, it takes time. Na kung saan kapag tayo nagbibigay sa Panginoon, we are planting seed. In this, if we are not planting money, we are planting seed. Why? Because we acknowledge, we meditate the Word of God that I am blessed. We meditate the Word of God, I'll give. Because I'm healed, kahit may sakit ka. Katulad ni Abraham, wala siyang anak, pero Abraham ako, father of many nations. Gideon, hindi pa siya nagtagumpay, nagtagumpay na ako. Amen, ganun po ang blessing natin sa ating Panginoon. Hindi kapag nagtanim ka ng pera, nagbigay ka siksikli, no, you are already blessed through Christ. At added po yun, added. Nag-uumapaw, overwhelming. Because you continually acknowledge and planting seed and laying treasure in heaven. Yan po sinasabi ng Bible, na balang araw, kapag dumating ang kahirapan sa mundong ito, nagpipil ang pera, nagpipil ang strength natin, nagpipil ang kumpanya natin, hindi tayo nagmamadali na magtanim. Na ibig sabihin, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. I command money in Jesus' name. Hindi po ganun, no. Minsanan, kundi it takes time. Kaya lay down, save in heaven. Not the money, it is the seed of the Word of God. Kaya po ito po yung sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo na sila ay nagmamahal ng salapi. Kaya ipinakita niya sa taninhagang ito. Sa chapter 15 ng Luke chapter 16, ang kinakausap niya at binibigyan ng pansin ay ang mga Pariseo na kung saan ang Diyos nila ay ang pera. Nagpapakita kayo na kayo ay maamo, nagpapakita kayo na kayo ay pinagpala ng Diyos para kayo ay purihin ng mga tao, i-admire ng mga tao. Pero ang totoo, alam ng Diyos kung ano laman ng puso niyo. Kaya mga kapatid, only God and only the Word of God can divide our spirit and our soul. The right motive, the right heart. You cannot serve two master. Kapag nag-serve ka ng two master, hindi pwedeng hindi mo tatanggihan ang isa. Mga kapatid, amen? Kaya po, ang binhi na salita ng Panginoon, sinabi rin sa talinhagang ito, sa Luke chapter 16, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. That is eternity. That is your real life. Hindi na kailanman magbabago kung sino ka kay Kristo. Yun ang invest mo sa puso mo. Kaya sa panahon ng kahirapan, dahil in this world there is tribulation, hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng problema. Hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng sakit. Kahit anak ka ng Diyos, kahit Kristiyano ka. But because you are standing
who you are in the Spirit, you can overcome everything in this world. Hindi ibig sabihin mawawala yan, but you are an overcomer and you are a more than conqueror. I can do all things through Christ who strengthened me. And my God shall supply all my needs by our Lord Jesus Christ. Not your work, not your effort, not your position. It is by the grace of God in your life. Amen. That's why you can give. That's why you can praise God. Hindi lang sa panapanahon na may pera ka, sa panahon na may nagkaroon ka ng sakyan, doon ka nagpupuri, no? Jesus is your treasure in life. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Really, Lord God, you open our hearts, you open our mind, that our life is in the spiritual. Our root and our origin, Lord God, ay nasa spiritual world, Panginoon. God is spirit, and we are now worshiping God in spirit and in truth. Lord, purihin ka, sambahin ang ngalan mo. Sa pangalan ni Jesus, we all say, Amen and Amen. Amen. So, habang yun po. So, may special number po tayo. So, ang tagal ko din di nag-special number, 2016 pa ata. So, 4 years preparation, 1 day practice. Joke lang po. So, yun nga, no? If I'm going to ask kung sino si Lord sa buhay natin, napakarami natin mga bagay na masasabing magaganda about kay Lord. And in fact, hindi natin mabibilang sa kamay natin kung sino si Lord sa buhay natin, making Him as an indescribable God. And tunay nga, no, na tayo'y mga witnesses, tayo'y mga... tayo mga witnesses kung gaano kadakila, kung gaano ka-great si Lord sa buhay natin. So, Jesus is our blessing, our healer, our satisfaction, our completeness. So, those are some of the words that describe who God is in our lives. So, the title of the song is Who You Are to Me by Chris Tomlin featuring Lady A. Just words on a page, but you're nothing more than fables handed down along the way. But I've seen you part the waters that no one else could pull me from the deep. So you are to me. Open door.
Okay. Good morning po sa inyo lahat. Ay, kumusta na kayo dyan? Okay, kaibigan, mamaya po, mga kapat ko sa Panginoon, huwag mo na kayong aalis. Meron pong i-announce po ang ating kapatid na si Pastor Chris. Yes, Pastor Chris, mamaya po. Okay, patungkol dyan sa Christmas Eve at saka New Year's Eve. Okay? Nice ko pong i-share ito, no? Sabi dito sa 1 John chapter 5, verse 12, sabi niya, ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinanahanan na anak ng Diyos. Okay, si rich man and Lazaro, pareho silang buhay. Okay, pero ang pinagkaiba nila sa ating narinig, si rich man, kahit na buhay siya, pero nakaranas siya ng takot, pangamba, tormented sa kanyang mind, sa kanyang soul. Pero si Lazaro, nabuhay siya, nakasama ang Diyos. Kaya sa buhay natin dito sa mundong ito, kahit nandito tayo sa mundong ito, mararanasan pa rin natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya kaibigan ko sa Panginoon, huwag kang malungkot dahil buhay ang Diyos na iyong sinasampalatayanan. Kung ang salita ng Panginoon, kaya ito'y buhay, ang author nito ay buhay din. Kaya kapag ito'y pumasok sa puso natin, buhay na buhay tayo, kapatid. Tayo lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Okay, Panginoon, pinapasalamatan kita. Hindi lang kami buhay, kundi nabubuhay kami ng dahil sa iyo. Napakabuti niyo, Panginoon, dahil sa mga bawat mensaheng aming narinig sa araw-araw, sa linggo, Panginoon, nagbibigay buhay, nagbibigay lakas sa aming Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa aming pastor, Panginoon, na nagbibigay mensahe sa bawat linggo, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Panginoon. Meron pong revelation, hindi lang po hindi lang logos, kundi nagre-rema sa puso namin. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mensahe at revelasyon na ibinigay niyo po sa amin. Pinupuri ka namin, tinadakila sa ngal ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Huwag muna po tayong alis si Pastor Chris.